Hello guys, welcome back sa akin channel. I'm Lenny, OFW dito sa Middle East. For today's video po, gusto ko lang po magbigay ng tips para sa mga newly hired Filipino workers and domestic workers dito po sa Middle East. Kasi po, malapit na po ang Ramadan. So gusto ko lang po magbigay ng... Ang Ramadan po kasi ang pinakamahirap na okasyon dito po sa Middle East para sa aming mga domestic helpers po. So, pag first-timer ka po na mag-work dito sa Middle East at ang madadatan mo pong okasyon is Ramadan, panigurado po, mahihirapan ka. So, ginawa ko po itong video na to para po magbigay ng tips ng mga bagay na kailangan nilang dalhin para po kahit papano makasurvive sila sa Ramadan. So, number one po guys, kung ikaw ay isang pupunta dito ngayong buwan at maaabutan mo ang Ramadan, kabayan, kailangan mo magdala ng vitamins. Magdala ka kabayan ng vitamins para kahit papano may panlaban ka. As nasabi ko na po sa mga aking mga naunang video, na pag Ramadan po is, maswerte na po kung makatulog ka ng 3 hours. Maswerte na yun, dahil ang iba po talaga dito is, wala talagang tulog sa dami ng trabaho. So, para maging malakas ang resistensya mo, kabayan, kung pupunta ka rito, magdala ka po ng vitamins. Okay, next, kabayan, is magdala ka ng mga pagkain. Magdala ka ng mga pagkain, kahit mga coffee, biscuit, noodles, kasi pag Ramadan, hindi sila nagluluto sa araw. Pero magdala lang, kabayan, kung ikaw i-Muslim din, so walang problema. Pero pag Catholic ka po, or ibang relihiyon, kailangan magdala ka ng pagkain, kasi nga, as I said, before, hindi sila nagluluto. Pero na lang po, kung may bata na below 7, yun, saka sila magluluto. Pero sa experience ko po, ako po ipinagluluto ng amo ko. Sabi sa akin ni Baba, magluto ako kung anong gusto kong kainin. So, okay lang sa kanila yun. So, depende, paano na lang po ang maging amo nyo. Hindi ganun kabait sa inyo. So, kailangan nyo magdala ng pagkain at magugutom kayo. Dahil simula 6 ng gabi, ay simula 6 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi, hindi sila kakain. Okay, kaya walang pagkain. Okay, next kabayan is, magdala ka na mga gloves. Gloves, yung gloves na hanggang dito, na gloves, magdala ka kasi maraming ligpitin. Yun ang napakahirap. Maraming ligpitin, sobra. Suko ako sa ligpitin. Sa experience ko dito sa bahay na to, sobrang dami nagligpitin. Kaya kung medyo masila lang kamay mo, tulad ko, na hindi na nawalang allergy ko hanggang ngayon, nakatapos na ako ng 2 years na contract, bumalik na ako ngayon, at mag 1 year na ulit ako, magto 3 years na ako, this coming March 11, ang allergy ko hindi nawawala. Pero may maintenance naman akong gamot. Paano na lang kung ang maging amo nyo ay hindi kayo ibili ng gamot? At hindi rin kayo ibili ng gloves? Ako mga kabayan, araw-araw ako naka-gloves. May box ang gloves ko rito. Box siya. Pinag-iisa ako ni Baba ng gloves. Dalawa box ang gloves ko rito. So, paano na lang kung ang maging employer nyo is hindi ganun. So, para panigurado, magdala kayo ng gloves. Okay, next kabayan is magdala ka ng gamot. Gamot sa hilo. Kasi panigurado sa sobrang puyat, pagod, gutom, syempre, panigurado may hilo ka. So, magdala ka ng gamot tulad nito. Yan, ipikase. Magdala ka nito na kahit mga 3 pieces. 3 pieces. Mura lang naman to sa Pilipinas. Mga nasa 20 plus lang to. Mura lang to. Bumila ka gawain para panigurado. Kasi, as my experience, ito lagi ko itong bit-bit sa aking uniform. Kasi, dati nung time na Ramadan, nung bago nga ako rito, may hilo ka talaga. Dahil nga, simple, kulang ka nga sa tulog, kulang ka sa pagkain, tsaka yung pagod. Okay, kabayan? Huwag mong kakalimutan. Importante ito. So, ayokong maranasan nyo yung naranasan ko before. At saka, kabayan, yung gloves. Ay, yung gloves nga pala. Nalimutan ko sabihin sa kanina. Magdala kayo ng gloves kasi kung itong kamay natin, pag hindi ka nagdala ng gloves, lahat ng lines ng kamay natin, as my experience, nasusugat yan sa sobrang tapang ng
tubig. Natapak ang tubig dito. Hindi ko alam kung bakit. So, natapak ang tubig dito. So, lahat ng lines ng kamay ko before, na-experience ko siya, sobrang hapde. Hindi naman pwede dito na pag nagkasugat ka sa kamay, sasabihin mo na hindi ka magtatrabaho. Kabayan, hindi pwede yun. Gagawa at gagawa ka. Ang hirap as ay sinasabi ko ulit, ang Ramadan ang pinakamahirap na okasyon dito. Kasi yun lang naman ang sineselebrate nila, walang iba, Ramadan lang. Okay, kabayan, magdala ka ng, huwag mong kalimutan yung gloves. Tsaka next, magdala ka rin ng ipikasen. Ah, hindi ipikasen. Vaseline lang talaga ito. Magdala ka ng Vaseline kasi panigurado sa sobrang dami ng nahuhugasan, magdadry ang balat mo. Magdadry ang balat natin. So, kahit ngayon, lalo tag-init nga, kailangan natin mag-Vaseline bago matulog. Kasi minsan, yung na-experience ko before, yung pa ako, nagbitak-bitak yung mga lines. Kasi nga, mainit, tsaka lakad-lakad dito, lakad doon. So, kailangan natin magdala ng Vaseline. Okay, kabayan, huwag mong kalimutan Vaseline, ipikasin. Tsaka magdala ka rin ng maraming medyas. Maraming medyas. Okay lang naman mag-medyas kahit nandit ko sa loob ng bahay kasi yun ang ginagawa ko. Okay lang yun. Okay, kabayan. Kabayan, hindi ko sinabing yun lang ang dadalhin mo, ha? Ang sinasabi ko lang dito is, huwag mong kakalimutan yung mga bagay na sinabi ko dahil importante-importante yun sa panahon ngayon ng Ramadan. Pero mas marami ka pang, may iba ka pang dadalhin, hindi lang yun. Ni-remind ko lang na yun ay huwag niyong makalimutan, okay po? Kasi importante po yun. So, kung nagustuhan niyo po yung video na to, please subscribe, hit the notification bell, click all, para ma-notify ka kung may gagawin akong bagong video. So, thank you for watching. Always remember, no one is perfect except God. Sa mga newly hired na OFW, domestic helpers, na pupunta dito sa Middle East, good luck, kabayan. Good luck sa inyong lahat. Sana mapuntahan nyo is maayos na amo, mabuting amo, tulad ng naging amo ko. So, dasalan po tayo, mga kabayan. At lagi natin tandaan, magpasensya tayo. Pasensya natin, pahabaan natin ating pasensya. Okay, mga kabayan? So, God bless.